So, hi! Hello guys! It's me again, Abdiel Gisando. So, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ang Android phone as your webcam. Sa mga walang webcam dyan sa computer nila, watch nyo to till the end. Let's start! Okay. Unan yung gagawin guys, no? Punta kayo sa Play Store. Download kayo ng search nyo Droidcam. Tapos okay, search nyo. Then ito yung unang lalabas, Droidcam Wireless. So install nyo yan guys. Okay. So ngayon, no? Open natin. Allow. Not now. So guys, para yung gagawin ko kasi is via USB, which is means naka-wired siya para hindi malubat yung cellphone natin. Ito yung pinakamagandang way para hindi ka madaling malubat. So ito guys, no? So ito yung una yung gagawin, no? Pangalawa yung gagawin is punta kayo sa computer nyo. So, ayan guys, no? Nasa computer na tayo. Ang una nyong gagawin, punta kayo sa Google. Search nyo Droidcam PC. Tapos, click nyo to guys. Click nyo lang yun to guys sa description below. Tapos guys, click nyo tong Droidcam Client 64. Tapos, skip. Then, click this. Yeah, install yan guys. So di ko na po i-install ito kasi meron na ako. So go muna natin kasi magre-restart eh. So ito yung kalabasan niya guys. So open natin to guys. So X muna, dito muna tayo sa Droidcam HD mode. So click nyo tong 720x16x9 para HD yung pagkakuha niya guys. Tapos dito ulit, so ginamit natin is pwede naman kayo gumamit ng wifi guys or LAN or hotspot, then USB. So ginagamit ko ngayon is USB kasi hindi siya nalulubat, nag-charge kasi siya eh, pag sinaksak mo sa computer mo. So ayan guys, no, ito po yung pagka-setup ko. Magaling kang kupal ka. So ang gamit ko dito guys is monopod. So ang gagawin natin dito is isaksak itong USB cable, itong cord. Dalawang beses so, isaksak natin dito guys. Pagkatapos ng saksak dyan, dito tayo, saksak natin dito. Magaling kang kupal ka. So pagkatapos nyong ikabit yung USB cable nyo or cord, punta kayo sa settings para ma-activate yung PC Droidcam. Dito tayo sa more settings, click nyo tong about phone at click nyo itong super version nyo. Click nyo yan ng 10 times. So may nakasulat sa akin, no need, you are already developers. So dapat i-unlock natin yung developer options. So click natin yan. Go natin. Okay. Tapos click natin yung USB debugging. Okay. Pagkatapos yung ikabit yung USB cord guys, so may lumabas na ito na allow USB debugging. So allow. So ang gagawin natin dito, wala siyang na-detect. So click natin to para ma-detect, refresh natin. Pagkatapos yan, na-detect na ang cellphone natin. So start natin. So ayan guys, nakikita na tayo sa video, no? So ayan guys, no? So ayan, monopod lang gamit ko guys, no? So ito po siya guys, no? Yan. So yan guys, no? Dapat
Dapat pag gumagamit kayo nito guys, huwag nyong i-close itong apps na to. Dapat naka-minimize lang siya. Kasi pag na-close mo yan, di mo yan magagamit. Like for example, gagamitin ko siya sa... Gagamitin ko siya sa OBS ko. To, so nandito ako guys. Yan. So guys, wag nyo to itong i-close guys. Minimize lang po guys. Yan. Yan po guys, oh, nakita nyo ba? So guys, that's it for today. So kung may natutunan ka sa video na to, i-click mo lang yung subscribe button at huwag kalimutang i-click ang bell notification. Salamat!